Hi! Welcome back to my channel! Salamat sa pag-click sa video na ito. At saka maraming salamat din sa mga nanood ng live ko the other day. Hindi ko na-expect na may manonood kasi akala ko parang itatry ko lang yung live kasi matagal na akong hindi nakapag-live sa YouTube channel ko. Akala ko like busy yung mga tao ganun. So nag-live ako. Kung hindi mo siya napapanood, nandun siya sa parang live na nasa baba pala. Meron yan mga live, shorts, ganun. Pag i-click mo yung live, meron dun lalabas yung mga lives ko. Dati pa, tsaka parang tatlo lang ata yung lives na nandun. So yun, nagpe-play lang ako ng piano before ako nagturo ng choir sa simbahan namin. Ayan, so yung video na ito, clinic nyo kasi ayoko magtrabaho. Ayan, clickbaity siya, I know. Pero napapansin ko yun yung nag-work. Na nag-click-click yung mga ano, yung nagsasabing ayoko na manood ng videos mo kasi ano, nag-click-clickbait ka, ganyan-ganyan. Pero yun din naman pinapanood nila pag naglalagay ka ng title na ganun. Pero pag yung usual lang na, normal lang na titles, wala silang pakialam. Kasi ni-claim lang nila na nanonood sila sa'yo, pero hindi naman talaga sila nanonood sa'yo. So, yun yung ginawa kong title dyan para i-click nyo. Maraming salamat mga bashers. Pero maraming salamat po sa mga subscribers ko talaga. Thank you for watching my videos. At saka yung genuine talaga yung panunood nyo, tsaka pakikinig sa akin, and you're not here para lang kutsain ako, yung ganun. Maraming salamat po. Gusto ko lang magpasalamat. Yun. Ang hirap talaga. Try nyo po mag-video na ganito, yung walang edit. Parang nawawala yung train of thoughts ko. Pero, mahirap talagang mag-vlog. Nagsasalita kang mag-isa, kausap mo ang camera. Anyway, so, yung video na ito, ayoko magtrabaho. May mga reasons ako ba't ayoko magtrabaho. Hindi ibig sabihin ayoko magtrabaho kasi tamad ako. Dahil ayoko magtrabaho sa ngayon kasi yung reason ko is gusto ko mag-spend ng time kasama si Nitro. Gusto ko ma-catch yung age niya na maliit siya. Maliit pa siya. 3 years old siya. Turning 4 siya this May. Gusto ko na nasa tabi niya ako. Nasa tabi ko siya. Na lumalaki siya. Kahit hanggang mag-school lang siya. Like 7. Yun yung plan ko talaga. Kasi gusto ko na kasama ko siya na lumalaki siya. Hanggang ganyan na age niya. Yun yung first reason ko. But ayoko magtrabaho. Talagang ayoko magtrabaho. Hindi po dahil tamad ako. Kasi, sa totoo lang, it would be easier for me kung magtrabaho ako. As in, hindi ko alam kung, siguro para sa inyo, parang nakakapagod magtrabaho. Pero kasi ako, graduate ako ng piano performance. So, yung trabaho ko would be, mag-teach ko ng piano. So, gustong-gusto ko siya. Gustong-gusto ko mag-teach. Very patient ako. Alam yan ng mga students ko. Kahit nung nag-teach ako ng music history para sa mga college students. Yan. Hello, mga students. yan. So, marami akong naging students. Nakakamiss sila. Ang saya namin. Meron mga medtech, nursing, music, of course, CBA, lahat. Lahat na kailangan kasi nilang mag-take ng subject na yun. So, nakaka-miss yung pagtuturo. So, nagturo ako sa Siliman University. I was under the College of Performing Arts. So, nagtuturo ako ng piano, nagturo ako ng voice, at saka nagturo ako sa college students. Pati din sa masters, nagturo din ako. Kasi may master's degree kasi ako galing UST. So, nakapagturo ako nung time na hindi pinapayagan magturo yung mga teachers na walang master's. So,
habang nag-aaral yung mga teachers na yun, ako yung pinilit nila para mag-teach sa master's program nila. So, yan, naka-experience ako ng ganyan and masaya talaga. Gusto ko siya. Gusto ko mag-teach. Masaya yung feeling na kasama mo yung mga estudyante. Parang nakakabata siya ng feeling, di ba? So, hindi talaga tama na sinasabi na ayokong magtrabaho kasi tamad ako. Kasi para sa akin, yun yung pinakamadaling gawin is to teach. Lalo na pag piano, kasi yun yung talaga yung pinag-aralan ko. So, piano performance. Magturo sa mga bata ng piano, grabe. Isa yun sa pinaka, parang, ano ba, madali para sa akin. Kasi, hindi kasi ako, impatient. So, may pasensya ako. Pag magturo ka kasi ng arts, ng fine arts, kailangan may pasensya ka kasi yung level ng growth or development ng students mo, depende kasi yan sa kanila. Hindi siya like kagaya ng ibang skills na pag tinuro mo na, alam na yan. Hindi, kasi kailangan mo i-pattern or kailangan mo antayin yung growth ng student mo para, mag-jive kayo, para makuha niya yung tinuturo mo. Yun yung sinasabi ko na madali siya para sa akin kasi pasensyosa ako. Ano pa ba? Yun. Sinasabi nila na ba't hindi ka magturo online? Magturo ka ng online, pinag-aralan mo yan, sayang yung pinag-aralan mo. I could do that, pero parang unfair siya sa akin. Ayokong gawin yun. Ayokong magturo online ng piano. Kasi, para sa akin lang ha, it's not right. Hindi siya tama para sa akin kasi classically trained ako. So, yung training ko, tas nag-masters pa ako sa piano, classical, mahirap siyang i-transfer yung knowledge ko sa student na nasa online lang, na ganito lang. Kailangan ko na yung student nasa tabi ko, nakikita ko kung ano yung ginagawa niya, nakikita ko kung paano siya umupo sa piano, gusto ko makita yung like yung posture niya, paano niya ilagay yung kamay niya sa piano, yung fingers niya. Iba kasi yan sa like, magtuturo ka lang, like wala akong, like, I'm not against people who try to learn online ng piano. Kasi, syempre, maganda yun. Natututo ka paano mag-piano. Pero if yung training ko kasi, parang na-unfair, parang unfair siya. Parang hindi siya sulit yung bayad ng tao sa akin sa mai-impart ko na knowledge. Kasi, trained nga ako dyan. So, hindi talaga, makukonsen siya talaga ako na maglalagay lang ako ng videos na, alam niyo yun, na kikita ako ng pera. Tapos yung ini-impart ko na yung talent ko or yung skill na natutunan ko, na pinag-aralan ko, hindi ko totally magamit para mag-teach sa bata, lalo na pag bata. Sa beginner, sabihin na lang natin. Kasi, maganda na matuto kang magpiano, but if gusto mo talaga matutunan, like, yung foundation, kasi importante kasi yan, parang ballet din siya. Yung foundation ng ballet, kailangan, di ba, nasa bar ka, you do plies, and yung mga exercises, stretches, mga ganun. Parang piano din siya. Kailangan maganda yung foundation mo. If gusto mo na mag-forward ka na tama yung ginagawa mo. Kasi you can play the piano, you can learn how to play, sabihin natin, ano ba yung mga, ano ba yun? Yung sikat na lang na mga kanta. Basta, ano ba yung sikat kanta? Kasi yung iba gusto nila matuto magpiano, kasi syempre, lalo na yung mga teenagers, gusto nila matuto magpiano kasi gusto nila matutunan paano tugtugin yung kantang yan, kasi sikat siya, ganun. Pero it's more than that kasi, especially sa akin, na pinag-aralan ko siya. So, the way you sit on the piano, kailangan straight yung back mo. Although, pwede mo yan sabihin online.
sasabihin nyo na, pwede mo naman sabihin online na, ano, umupo ka ng ganito, lagay mo ang kamay dyan. Pero kasi, lahat tayo, iba't iba, yung katawan natin, yung kamay natin, iba-iba sila, magkaiba-iba sila. Ano ba? Ang hirap mag-Tagalog. Waray po kasi ako, at saka Bisaya, kaya mahirap po ang Tagalog para sa akin. Okay po, pasensya na po. Ayan, so, when you position your hand on the piano, like, kung paano yung, like, yung elbow ba, yung shoulder mo ba, baka nakaganon, baka yung kamay mo, nakaganon, na supposed to be, it should be rounded, and you place it on the piano keys like this. And may mga technique kasi na kung gusto mong mabilis yung, like, if I do the scale, sayang wala akong piano dito kasi, yun nga, hindi pa teaching piano era ko. Ngayon, yaya era ko pa. Kasi si Nitra pa yung inaalagaan ko. Yun. May mga techniques kasi kung gusto mo na mabilis yung takbo ng fingers mo para sa scales, ganun, may position ka na kailangan gawin sa piano, like, should be curved. So, iba-iba siya. Para sa iba-ibang bata din, kasi iba-iba din yung hulma. Tama ba? Yung hulma. Hulma na lang. Nang sa kamay natin, iba din yung, dapat nakikita din ng teacher yung pag-play niya. So, hindi, paglagay niya, yung posture ng fingers niya, the way siya maglagay sa piano. Tapos, kailangan i-monitor mo kasi minsan kaya na, maganda yung placement sa piano. Pero later on, while she's playing, na ganun na pala. Kailangan mong i-remind. So, online, mahirap gawin yun. Hindi mo nahahawakan, hindi mo nakikita kung ano yung muscles na tense. Alam niyo yun, hindi siya relaxed. Usually kasi pag online, hindi naman siya live online. Parang meron yan, nagpo-put out yung mga creators ng mga, ano, mga learning piano online. Na meron na silang pre-recorded na videos na, oh, ito yung gawin mo, ito yung C, D, E, yung ganun. Although, yeah, kaya siya, matututunan mo yung knowledge, pero yung application kasi pag sa piano na, iba siya. So, if you're trying to learn na piano lang na, ano ba, yung mga contemporary, not contemporary kasi Rachmaninoff yun, Debussy. Sa contemporary is, kung gusto mo lang matuto ng I Am Your Man, tama ba? I Am Your Man? Ano ba? yung mga kanta na ganun, yung mga Lady Gaga, ganun. So, iba siya if you want to learn more, like magpupunta ka na sa Bach, sa Mozart, sa Chopin. Iba na siya kasi hindi mo na ma-apply yung parang, wala lang, basta ano lang, tuk-tuk-tuk-tuk lang. Hindi. Kaya may mga technique siya na kailangan mong gawin na matutunan na usually tuturo ng teacher mo sa'yo if you want to learn those pieces. And isa pa, pwede kang magkasakit. Yung sakit na pwede mong makuha is carpal tunnel syndrome. So, usually, hindi lang sa piano yun. Sa ibang ano din yun. Sports or ganun, nakukuha din yan. Yung repetitive yung paggamit mo sa muscles, sa kamay mo, pwede kang magkaganon. So, you can search kung ano yung syndrome na yan. So, ayoko din ng ganun, di ba? Parang, hindi ko na nga nabigay yung learning ko totally kung ano yung gusto kong, like, i-share kapalit ng pera na ibabayad sa akin. Tapos binigyan ko pa ng, like, sakit na ganun yung tao, yung bata, yung beginner. Kasi hindi tama yung ano niya pala, yung pag-play niya sa piano. So, diba, lugi talaga para sa akin. If you want to learn piano, mas maganda talaga yung mag-learn ka na may teacher ka. Kasi iba talaga yung online lang. What else? Ayoko magtrabaho kasi yun, parang unfair. Ano pa ba? Nakalimutan ko tuloy yung masasabi ko. Pero yun, parang ano ba? Passionate ako. Yun, passionate ako sa ganun na reasoning na ba't ayoko magturo online kasi ano, yun, pinaka after ng reason ko na gusto kong
nandun sa growth ni Nitro, sa paglaki niya. Yan yung pinaka-importante na reason but ayoko magturo online. Tapos, third, next would be, I am earning online. Isa yun sa mga hindi ko sinishare. Or, I think, na-share ko na yun dati. Meron nga akong video nun na ano, like, yung sweldo ko sa YouTube, ganun, 1.8 million. Ang dami ding nag-bash sa akin nun. Kasi, nung time na yun, parang uso yung, nag-clickbait sila na, ano, na parang, ah, this is how much I earn on YouTube. Ganun. Tapos, pag pinanood mo yung buong video, hindi naman sinabi kung magkano yung na-earn nila, di ba? Parang isa ko, ah, ano ba yan? Hindi naman sinasabi. So, gumawa ko ng video na yun. Tapos, nagpakita ko ng pera, which is, yes, I know, hindi siya safe, but the video was put out, like, matagal na, bago, like, matagal na after nangyari yun. And, kung saan ako nakatira, alam ng mga tao, parang, alam nila na ganun, na kahit pumunta sila doon, wala silang magkuhang pera. Pero alam niyo yun, parang, I am earning online. Hindi ko lang siya sinishare sa inyo, kasi, hindi ako comfortable na i-share yung ganun. It's enough for me na nasabihin na, yeah, I am earning online. Yung parang yung video na yun, gusto ko i-share na I can pay for a block of land through my YouTube. Hindi man siya isang bagsakan, pero kaya ko. And another one is, nakapag-fill up ako sa land na yun through my earnings dito online. So, it's not just YouTube. I have other things I do na hindi ko sinishare sa inyo. And, may sasabihin, kasi kahit anong sabihin mo, may sasabihin talaga pag ayaw sa'yo ng tao. So, pwedeng sabihin mo na, hindi enough kasi si Dwayne, ganyan, nag-video na ganyan. Pero, all I'm saying is, yung video na pinut out, dinabas ni Dwayne that time, it's just a month of budgeting namin. So, kung nakamove on na kami, minsan yung bashers, hindi pa sila nakaka-move on. Kaya yun ang gusto kong i-share. Isa pa yun sa reason ba't ayokong magtrabaho. Ayan. So, I am working. Nagtatrabaho po ako. Hindi ko lang sinishare sa inyo. Hindi lahat sinishare ko online. Parating kong sinasabi yan, hindi mo talaga ma-share buong life mo online, not unless like mag-video ka mula pagising mo hanggang magluluto ka, kakain ka. Parang hindi ko kaya ng ganun na ano na vlog. Alam mo yun, yung parang parating camera yung hawak mo, parating camera yung nasa face mo. Or although yung mga nagaganon na mga vlogs, no, akala niyo yun na yung ginagawa nila. Pero hindi, curated din yun. Pinipili din nila yun yung kung anong shot yung i-share nila, i-edit out nila yung mga ganito. Kasi diba, syempre, pag ang iba, lalagay nila yung camera, tapos, after nun, lalayo sila, mag-chop sila, tapos lilipat na naman yung camera, yung ganun. Parang, it's too much work for me, na yung time na yun, pwede ko siyang ibigay kay Nitro, like, naglalaro kami. Kahit nga yung mga laro namin, hindi ko nilalagay dito. Nagsasend ako ng mga videos sa mga close namin, like si Lola Tata, yung sa group chat namin sa Australia, yung mga moments na ganun. Parang hindi ko na all the time sinishare. Meron naman ako mga videos na sinishare ko po sa inyo, pero hindi ko kaya na pagising camera agad, ano, yung ganun. Hindi ko kaya siya. Although, yeah, it could like earn me more money. Depende kasi, meron mga tao ayaw na ganun kasi boring. Pero, may mga tao din na yun yung gusto nila. Yung makikita talaga yung buong ano pangyayari. Pero actually, hindi yun nakikita, hindi nyo. Hindi nyo nakikita yung buo. Kahit akala nyo, buong araw na panood nyo sila, hindi yun yung lahat. Kasi ini-edit yun nila. Kaya, masasabi ko na kahit parang buong araw nakikita nyo na, hindi pa yung totoo. Kaya ano, yun, ayoko nang ganun. Siguro later on, I could change my mind and if medyo okay na, like si Nitro kasi, gusto niya nakikipaglaro sa akin. So, maybe
Hindi naman ako nagtutuldok, no? Maybe someday I can do that. Bring you everywhere all the time. Pwedeng ganun din. Pero as of now, hindi ko siya kaya. And anyway, ano pa ba? May sasabihin na, hindi ka ba nahihiya sa mga in-laws mo? Sa family ni Dwayne, ganun. Yung masasabi ko lang po, I'm very sorry kung yung in-laws nyo, ganun yung treatment sa inyo. Or kung in-laws kayo, like mother and father-in-law kayo, tapos yun yung expected nyo sa daughter or son-in-law nyo. Nitro! Wait, I'll just finish my video and I'll go downstairs, okay? Ayan, so I'm very sorry kung ganun yung experience nyo sa mga in-laws nyo, sa mga relatives nyo, sa asawa nyo. Pero sa akin, I'm so blessed kasi hindi sala ganun. So we have a group chat sa Messenger. So parati kaming nag-uusap-usap dun. Hindi kasi sila ganun. Hindi ko ma-explain kasi hindi sila ganun. Not kind of people, you know? Hindi sila... Paano ba? Supportive sila kung ano yung decisions namin, kung ano yung decision ni Dwayne, kung ano yung kung nasaan kami ngayon sa lives namin, kung naghihirap ba kami ngayon or ano, like very supportive sila in a way na hindi sila nagdidikta o hindi sila nangungutya na dapat kasi ganito yung gawin niyo. Hindi sila ganun. Like they teach you, they support you from parang, pero like they help you from afar pa din, parang paano ba, tumutulong sila pero hindi sila tumutulong tapos susumbatan ka dahil tinulungan. Paano ba, like hindi sila yung tutulong sa iyo tapos dahil tumulong sila sa iyo parang may right na sila na dapat ganito yung gawin nyo, dapat ganun. Hindi sila ganun. Siguro sa culture din, kasi dito sa atin, medyo ganyan. Hindi ko lang din alam, kasi for sure, may mga Filipino din na hindi ganun yung mentality. Pero, I'm very, very blessed na yung in-laws ko, sobrang bait. As in, wala na akong maihingi na iba, basta. I'm so blessed with my in-laws. Yung mga sister-in-law ko, sila Holly, sila Ambi, Brooke, as in, sobrang mabait sila sa akin. And I feel very, ano ba, parang kaya kong maging sarili ko. Hindi ko kailangan mag-pretend para magustuhan nila ako. Nafe-feel mo na love ka nila. Yung ganun, iyak na ako. Pero, ang bait talaga nila. Yung asawa ni Amberly, Filipino din siya, si Vijay. Sobrang bait niya. I'm so happy and I'm so blessed na sila yung in-laws ko. Like, basta hindi ko maano, basta sinasabi ko yun kay Dwayne, I love your family. Well, family ko na din sila, pero sinasabi ko yun sa kanya, parang I love your family. Kasi, wala talaga, hindi, walang sakit sa ulo. Hindi sila sakit sa ulo. They're very supportive. And, alam, parang, basta yung alam mo na hindi kanila, paano ba? Ginagossip, ganun. Hindi sila ganun. Iba yung ano, siguro nga culture lang din, siguro. Hindi ko alam kung merong mga Western na ganun yung thinking, like, dapat ganito yung gawin nyo, kasi, ganyan, tumutulong kami sa inyo, ganun. Alas, hindi sila ganun. Tapos, basta hindi ko na ma-explain paano, basta sasabihin ko lang, I'm so blessed. Kaya hindi ako, parang sinasabi ng bashers or kahit followers na, ikaw ba nahiya sa ano, sa in-laws mo, yung ginagawa ni Dwayne, yung ganyan. Hindi niyo po alam na hindi sila ganun. Kahit nung naglakad si Dwayne, wala silang sinabi. Like, hindi sila ganun. Parang nagki-care sila, pero it's in a different way. Hindi katulad, I'm sorry, but hindi katulad na sa atin na kasama yung pangutya at saka ano. Masa, iba talaga. yun yung another reason, but ayoko magtrabaho. Ayan, clickbait lang yun, ayoko magtrabaho. Pero, yun yung masasabi ko. Kaya,
parang iniisip ko minsan na parang nag-asawa ko, ilang taon na ba ako? 32? Turning 33? Ako nag-asawa, nakalimutan ko na. Parang tagal-tagal na. Pero, yun, like, I wasn't living online. Alam niyo yun, wala ako online na ganito dati. So, ano ba? Nag-elementary ako, naghiwalay yung parents ko, nag-high school ako, ano pa ba? Nag-college ako. Like, all these years, all those years na pwedeng napariwara ako, pwedeng naging bad, kumbaga. Like, pwedeng nag-rebelde ako, ganun. But I didn't do that. Hindi ako naging ganun. So, parang minsan naisip ko, can't you give me credit na nakapag-college ako, I did my recitals for my piano, I did ballet, and lahat ng yun without you? Na parang minsan kasi yung mga nagsusulat online, no, like dapat ganito kasi yung ginawa mo, ba't ka ganyan, so parang can't you give me credit? I was living my life until nakilala niyo ako online. So I was a good student, mabait ako. Masasabi naman, dapat hindi yung ikaw nagsasabing mabait ka, pero totoo naman kasi mabait ako. Hindi ko sinasabing humble ako, kasi dapat pag humble ka, yung ibang tao nagsasabi na humble ka. Pero sinasabi ko, mabait ako. Like, you know, mabait na bata, mabait na estudyante. Ganun, and then I did my master's. So, yung lahat ng ginawa ko na yun, parang, syempre, ginamit ko naman yung utak ko, tsaka yung decision making ko. Alam niyo yun, parang everyday you have to make a decision. Do you practice sa piano mo, or do you do your projects, or do you maglakwa tsaka lang ba, ganun, diba? So I did well para sa akin, hanggang nagmasters ako, hanggang naggraduate ako, hanggang nagteach ako, parang. Pero kasi pag nag-asawa ko ng foreigner, lahat yun burado, yun lahat parang bagong tao ka, bagong silang ka. Tapos yung ano nila, hindi nila maiisip na, siya, maganda yan kasi nag-graduate siya ng ganyan, mabait na bata yan, magaling na student yan. Wala na yan. Pag nag-asawa ka ng foreigner, asawa ng foreigner yan, nakaahon sa kahirapan. yun yung nawala, naburado na yung dating ikaw, kasi yun na lang yung tingin ng tao sa inyo. Lalo na pag hindi kakilala dati pa. So, yun lang masasabi ko, like, I have my decisions ngayon, kami ni Dwayne, na ito yung decision namin. Ito yung decision namin na dito muna kami titira, hindi muna ako magtatrabaho, kasi gusto ko muna mag-spend time with Nitro. So, basically, I'm saying na give me credit sa decisions ko, kasi I did that without you before pa, bago pa ako nandito online. I think 33 na ako nag-vlog. 32 ata, hindi ko alam. Tingnan nyo na lang yung pinaka-last ko na. Ay, dalaga pa pala ako nung nag-upload ako ng video, parang. But anyway, check my oldest video dito. Kahit nga yung like, the way na, yung mga videos ko dati, iba din ngayon. Kasi, alam nyo yan, kasi matalino naman kayo. We grow, we change. Hindi pwedeng same tayo all throughout. Kahit ako, like, when I speak Waray, iba yung accent ko, iba yung parang iba ako, kasi yung Waray na language, iba, parang ano? Bakay no, maram ka. Like ganun, pag mag-Tagalog ako, parang iba din ako, parang mag-Bisaya, iba din ako, di ba? Parang kasi it depends and we grow. So hindi stagnant yung natin, kasi tao tayo, di ba? Tumatanda tayo, ganun. Yun lang yung gusto kong i-share ngayon. Eventually, mag-share din ako ng ibang bagay, pero slowly, like, ganito. Yun. tumawa. Parang, basta yun lang yung masasabi ko for now. Kaya huwag kayong mag-alala. Sa mga genuinely na concern,
Kasi mapifeel mo yun, pag yung comment ng tao, parang concerned talaga sa'yo. Yung iba, sasabihin ganito, pero sasabihin, sorry, not sorry. Parang concerned ka ba talaga? Mapifeel mo kasi yan eh. Pero iniisip ko na lang, it reflects kung ano yung pinagdadaanan ng tao. Like, your comment tells you more about ikaw, kung sino ka, or kung anong pinagdadaanan mo, more than yung kinokomentan mong tao. Like, pag mag-comment ka sa akin, it's not about me, really. It's about you, kung ano yung perception mo sa world, kung ano yung perception mo sa mga bagay-bagay. Makikita mo yun kung tinuruan ka ba na dapat, if you have nothing good to say, don't say anything at all. Yung mga ganun. Ganun lang yun. Parang, kaya, sige lang, you can comment kung anong gusto nyo. Kasi syempre, nag-decide kami na we put our lives online. Although not buong lives namin online. Pero, well, ganun talaga pag social media influencer ka. Kaya, ako din, of course, I have the right to speak out din. So, yun lang yung nasabi ko, but ayoko magtrabaho. I have reasons na, yun, sinabi ko sa inyo yung reasons ko. Ayan, maraming salamat sa panonood sa video na ito. Bababa na ako kasi si Night Show, hinahanap ako. Tapos mamaya, magtuturo ako ng choir sa church. Ayan, so isa pa yun na hindi ko sinishare. Na-share ko nung nag-live ako the other day. Pero yun, I play piano sa simbahan. Sa simbahan, nagbaray na ako. Sa church namin, matagal na akong nag-piano sa church namin. Dati pa, elementary pa ako, pianist na ako sa church namin. Tapos, ano ba, musical director din at saka nagtuturo din ako ng choir. So, yan, yung mga ganun, hindi ko na nasi-share. So, yun lang, hindi ko talaga nasi-share lahat. Pero, sa mga sinishare ko, maraming salamat sa mga nanonood. Tapos, kung basher ka, maraming salamat din sa mga pambabash mo. Additional views. At saka, additional, ano ba, activity online on my channel, di ba? Maraming salamat po. And most especially sa mga supporters talaga na nandito. Dati pa hanggang ngayon, nandito pa kayo. Meron na akong, ano ba, isang viewer na taga-Canada, si Vuvis Duck. Nakalimutan ko na ba? Hindi ko na siya nakikita online. Hindi ko alam kung, like, kumusta na kaya siya? Iniisip ko, kumusta na kaya siya? Nasaan na kaya siya? Kasi before pa pandemic, parati siyang nagko-comment sa akin. Ayan, so kung nasan ka man, thank you. Sana nasa maganda kang kalagayan, alam niyo. Pasensya na din pag yung Tagalog ko parang iba. Kasi waray talaga ako, waray Bisaya. So mahirap sa akin yung Tagalog. Like, hindi naman mahirap na mahirap. Alam niyo, hindi siya like, yung nasa isip ko, hindi Tagalog, waray. Lumalabas sa ano. Yan. So, thank you again. Bye. Maraming salamat. Kita-kita sa'yo. Bukas. Bye. Siguro mag-ano ko, magbabag video ulit ako. Kasi yun naman talaga originally yung pinapanood ko dito. Pero, yun. Kita-kits. Bye.